Welcome to Donmar TV News Channel. Formal nang inihayag ng Mayor Rodrigo Roa Duterte, National Executive Coordinating Committee, ang kanilang pagsuporta sa kandidatura ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno. Kanina ay lumagda sa isang manifesto ang ilang opisyal ng grupo sa panguna ni dating DAR Secretary John Castriciones. Ang MRRD-NECC ay nationwide volunteer group na tumulong sa kandidatura ni Pangulong Duterte noong 2016. Ayon sa grupo, si Moreno ang kanilang napili dahil siya raw kumikilala sa kalagayan ng mahihirap at may kakayahang ipagpatuloy ang nasimula ng Duterte administration. Pinakamalaking suporta na nakuha ko ay manggagaling sa MRRD. Eh kasi nakapagpanalo na kayo ng presidente. O baka makadalawa. Tiwala naman si Castriciones na malaki ang maitutulong nila sa alkalde at umaasa siyang si Moreno ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Our belief is that if the group which has strongly supported the president would also prod the president or ask the president to support Mayor Isko Moreno, then I hope that the president would really make a categorical statement saying that he is supporting Mayor Isko Moreno. Sana kung wala namang presidente ang PDP laban, baka pwedeng ako na lang. Baka lang, wala namang masamang nagsasabi. Kaugnay nito, sinabi ni Moreno na bukas siyang idagdag si Castriciones na tumatakbo ring senador sa kanilang slate. Pero kailangan muna anyang kausapin ang kanyang partido na Aksyon Demokratiko. Sa ngayon ay sina Samira Gutok, Carl Balita at Jopet Season pa lamang ang senatorial bets ng Aksyon. Joey, kung matatandaan, noong nakaraang linggo ay inendorso ni Brother Mike Velarde ang tambalang BBM Sara. Pero sa prayer service nga ngayong hapon ng El Shaddai, ang sabi niya, huwag na raw magtataka yung kanilang mga followers kung may mga panauhing kandidato tuwing Sabado. Yan daw ay upang maipresenta sila at masuri. Sabi pa nga ni Brother Mike, "The choice is yours, not mine, and I heed my personal choice." At ikinalugod nga ni Mayor Isko at ni Doc Willie na sila ay naimbitahan dito sa prayer service ngayong hapon. At sabi nga ni Mayor Isko ay isa rin siya sa natulungan ng El Shaddai noong tumakbo siyang mayor noong 2019. At dahil nga dito sa sinabi ni Brother Mike, Joey, ay naniniwala siya na marami pang may hikayat na iba. At Pebrero pa naman daw at kung ihahambing araw sa Bulalo ay lalambot din daw ito. Malino umano na pag-abuso sa kapangyarihan at diskresyon ang ginawa ng Commission on Elections o COMELEC na pag-aalis sa mga tarpaulin ni Vice President Lenny Robredo sa mga pribadong gusali na pagmamayari ng supporters nito. Ayon sa election lawyer na si Romulo Makalintal, hindi umano ito dumaan sa due process. Kita mo, walang notice, walang hearing, basta lamang pinasok ang bahay. Under the revised penal code, trespass to dwelling. Kinuha yung property, as a rules of court, you cannot seize property without a warrant. Ngunit, giit ng COMELEC, hindi sila basta-basta pumapasok at nagbabaklas ng posters nang walang abiso o pahintulot ng may-ari ng alinmang private property. Ang kampo ni Robredo, pinag-aaralan na kung anong kaso ang dapat nilang isampa. At kung kinakailangan, pinag-aaralan sa kasalukuyan kung posibleng mag-file ng karapat-dapat na kaso para maging mas klaro yung rule dito sa isyong ito. Tindigan nyo yung inyong karapatan, hingin yung pagkakaroon ng due notice and hearing, hindi yung biglaan na lang na pagbaklas. Pero obviously, kung talagang ipipilit, wag lumaban, wala ka namang magagawa, pero i-document. Si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, sinabing hindi rin naman makatarungan ang ginawa ng COMELEC at pinayuhan ang mga taga-suporta ng mga kapwa-kandidato na bantayan at maging mapagmatsyag sa mga ginagawa ng komisyon. Let's just be vigilant kasi kawawa naman yung kandidato. For example, kawawa naman si Vice President Lenny Robredo. Kung tatanggalin mo yung mga poster niya sa private property,
di ba? Unfair yun kay BP Lenny. Unfair yun sa mga kandidato. So sa akin, sunod tayo, ipatupad natin, pero wag natin abusuhin. Para naman kay Senator Manny Pacquiao, dapat naman talagang maging maingat sila sa pagsunod sa mga panuntunan ng COMELEC. Ngunit dapat rin anyang respetuhin ang mga pribadong individual na naglalagay ng tarpaulin sa kanilang bakuran. Kanila yun eh. Wala tayong magagawa. Kasi sa private, basta gusto nila. So, respetuhin lang natin. Habang si Senator Panfilo Lacson, nais na muli ring pag-aralan ng COMELEC ang panuntunan sa pagbabaklas ng campaign posters. Siguro, may constitutional issue yan, ano? Property ko ito, maski anong gawin ko rito, wag lang akong nakakasakit na ibang tao, ba't ito pagbabawalan? Kung yung private property ko, nilagyan ko ng kanyon na nakaubang, nakakapanakot, yun. Pwedeng managot yung may-ari ng bahay o yung private property, pero harmless na sabihin natin tarpaulins o maski ano, I think they should revisit that. Before, walang pakialam pa sa private property. Wala namang pahayag sa issue ang iba pang presidential candidate. Wala nang bala ang lahat ng kalaban ni Marcos at ni Sara. Ibig sabihin, wala na silang magamit na panlaban. Naubos na sa matagal ng panahon ng paninira sa mga Marcos kasi, di ba? At ngayon na nagsisimula pa lang ang kampanya, wala na. Namanhid na ang tao at hindi naniniwala. Ang ginagawa ngayon ng kampo ni Robredo, ni Pacquiao, at saka ni Moreno, kung ano-ano lang, at saka ang sinisilip nila yung mga supporters na lang. Wala na sila eh. Deadma kay Marcos ang kailang mga banat. Ang personal kasi, sa halos 5 dekada na walang nangyari. Pinagtulong-tulungan nila, mabuti pa si Ping Lacson, hindi masyado sumasali sa mga ganyang isyo. Pinagtulungan ni Pacquiao, ni Moreno, at ni Robredo, at yung iba pang kandidato si Marcos. Ano nangyari? Lalong napromote yung mama. Nasa 50 hanggang 60% na yung survey niya, yung rating niya. Result. So, wala eh. Kaya napansin ko ngayon dahil wala nang bala, wala nang makitang issue ang mga kalaban ni Bongbong Marcos, Sara, tandem. Kaya ang pinipitik nila ngayon ay yung mga supporters na lang ni Marcos or mga naniniwala kay Marcos. Ha? Mga personal na nga yung kanilang mga batikos eh. Kasi nga, naubusan ng materialis eh. Nung nakaraan taon at nung 2020, 2021, inubos nila yung lahat ng issue eh. Na ngayong napakahalaga ng kampanya na dapat nilang ilabas yung kung anong gusto nilang ilabas, ay wala na. Kung uulitin mo, redundant na lang. So wala na, wala nang dating. Kanina, nakita ba niyo yung rally doon sa yung magkakasunod na rally sa Ilocos? Saan ba yun? Isabela, Northern Luzon. At ngayon, araw na ito, sa Caloocan, grabe ang tao sa Caloocan talaga. Kanina, yung Samson Road talagang nasara halos sa dami ng tao. Ayaw ko lang ipakita dahil ayaw ko yung copyright eh. Pero grabe ho ang tao. Talagang hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling ang tao yan. Kaya mukhang hindi lang 60% eh. Sa dami ho ng taong ito, yung sa Ilocos yata ito eh, yung nabago sila dumating ng Manila. Yung galawang, ito naman may itong taong ito, makikita ba nyo? Ayan o. Kahit usang magpunta si Marcos, ganyan ang tao. Na talaga namang buhos talaga, hindi mo malama kung saan nagagaling. Libo-libo. Ano ha? Okay? Napakarami hong tao talaga. Yan, mo, talagang, paano ba, saan? Puro volunteer yan. Sabi nga ni, alam mo, nagsalita si Chavez Singson, yung mayor ng dating governor, mayor dyan sa Ilocos. Dali, siya yung mayor ng, siya yung presidente ng Mayor's League, Municipal Mayor's League of the Philippines. Ibig sabihin, siya yung presidente ng lahat ng samahan ng mga municipal mayor. Sabi niya, lahat na, sinasabi niya. Halos lahat na ng mga mayor sumusuporta na sa BBM, Sara. Kaya naman po ganyan. Eh kasi nga, pinagtulong-tulungan, pinersonal, namanhid na ang tao, tsaka mabuti sa mga Marcos, hindi sumasagot. Kaya walang nangyari. Si Marcos, patunay tumataas, ito naman ang mga kalaban, pababa ng pababa. Kita mo yung huling survey, 50% si Marcos, 16 lang si Robredo, 11 points lang si Moreno. Gumawa nga sila ng fake survey, sumobra, 103.
Malaki siguro ang pakimkim kaya ginawang 103. Naloko na. Di ba? Mga ganon. Kaya ngayon, ang mga pinipitik eh, pag si Marcos ay hindi nagpunta sa debate, binabanata nila. Pag nagpunta, binabanatan din. Pati mga organizer, binabanatan. Eh, 95% ng mga Pilipino dito at sa abroad ay natuwa, nasiyahan dun sa SMNI debate. Pero yung maliit na porsyento, bumabanat pa rin. Binabanatan pa rin ang organizer at binabanatan pa rin si Marcos. Ala eh. Kaya yung kababanat ng mga ito sa mga followers, supporters at naniniwala kay Marcos, Sara Duterte tandem, eh lalo lang yung pinopromote. Kaya mapapag-iwanan talaga kayo. Ito na nga yung kasaysayan na bago ng ating politika. Siya yung makakakuha ng 50% plus or baka 60% bago dumating ang eleksyon. Yung 50% or 40%, yun na lang paghahatian nito mga oposisyong hindi naman na-organize. Paano ba mananalo yung oposisyon? Hindi naman sila organize. Di ba? Si Robredo, si Dumagoso at saka si Pacquiao, yan yung mga oposisyon. Si Lacson, ayaw yung tanggapin oposisyon pero nasa kabila rin yan. So yung apat na yun at saka yung iba pang kandidato, yun ang maghahati-hati na lang sa 40% na natitira. Tingnan ninyo, after nung debate, nag-debate nung Tuesday, di ba? Kailan ba ang mga survey ulit? Kailan ba magsosurvey ang Pulse Asia at saka ang SWS at iba pang mga company nagsosurvey? Tingnan ninyo. Lalong malaki yan, lalong mataas yan. Maniwala kayo. Kasi yung matinong debate, eh, hindi pinuntahan ng mga sabagay, hindi nila kaya yung mga tanong doon. Hindi kaya na, mangangamote sila doon sa mga tanong ng mga panelists. Kaya siguro hindi dumating. E di, kaya nga binabanatan nila dahil nakita nilang kaya pa lang kahit na anong isyong itanong. Ayun, ang matindi ron. Di ba? Ayan. Ako nga eh, naging topic na rin nung Rappler at saka nung Philippine Star, yung mga media man na identify kay Lenny at saka kay Dumagoso. Pati ako binabanatan nila tungkol doon sa sinabi ko na ekonomista si Bongbong Marcos eh. Okay, ganito ipapaliwanag nyo. Kilala ba nyo si Cablas Ople? Alam ba nyo si Cablas Ople, dating senador, dating labor secretary, labor minister ng panahon ni Marcos? Ang tagal na senador niya. Kung hindi nyo kilala, eh sorry na lang kayo. Blas Ople. Alam ba nyo si Blas Ople, hindi nakatapos ng kuleyo yun? Pero napakagaling. Magaling sa batas, magaling sa ekonomiya, lahat ng issue, alam na alam niya. Magaling. Ganon talaga. Kasi alam niyo yung halimbawa abogado, doktor, ekonomista, CPA, ano yun, mga titulo lang yun. Dahil graduate sila o nakapasa sila sa board o exam. Yung totoo yun. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin hindi ka nag-aral, hindi ka marunong sa ekonomiya. Hindi ka nag-aral ng abogado, hindi ka marunong sa batas. Ganun yun eh. O wala, hindi ka nag-aral lang about environment eh, wala kang alam sa environment, kalokohan 'yon. Unang-una, pag ikaw ay kandidatong pangulo, dapat alam mo lahat. Hindi mo kailangan ng diploma, ng maraming diploma. Ano mo maraming diploma kung wala ka, kung hindi mo naman alam. Ganun 'yon eh. Eh pinipilit kasi walang makitang iso, pati ako na parang paulit-ulit na lang, lalo yung Rappler at yung Star, tsaka yung mga Gcas the vlogger ni Isko Moreno. Ah? Ulit-ulit na lang yun. Pinipilit na yun. Binabanatan ako. Pinasisikat nila ako mabuti. Eh kasi hindi nila alam ang istorya eh. Hindi nila alam. Inuulit ko. Pag ikaw ay nag-apply at gusto mo maging presidente, dapat alam mo. Hindi mo kailangan magpakita ng diploma para sabihin mong alam mo yung trabaho. Bakit pag ikaw ba presidente, dapat meron kang 10 diploma? Graduate ka ng law o nag-take ka ng bar? Ekonomista ka? Certified public accountant ka? Doktor ka, engineer ka, kailangan ba yung diploma doon? Bago ka maging presidente, wala namang qualification ganun eh. Ang sinasabi ng saligang batas, marunong bumasa, sumulat, lehitimong Pilipino, butanteng Pilipino, yun lang. Pwede ka na magpresidente. Pero yung wala kang diploma pero nakakaintindi ka ng ekonomiya, wala kang diploma pero nakakaintindi ka ng batas, wala kang diploma nakakaintindi ka sa engineering, wala kang diploma, alam mo yung foreign relation,
foreign policy at environment, sa tungkol sa environment, yun na yun. Di ba? Kaya masyado nilang pinalalaki, parang lalo na yung, basta yung mga identify na media, identify na supporters ni Robredo, ni Pacquiao, buti pa yung mga supporters ni Pacquiao, hindi masyado. Kay Robredo at saka kay Dumagoso, yan, yun ang banat ng banat sa SMNI, binabanatan ako, binabanatan kung sino, kasi wala na nga silang makitang, wala na nga silang bala, wala na silang pambanat kay Bongbong Marcos. Kaya yung mga nagbabalita na sa mga ginagawa ni Marcos at nagsagawa ng debate, eh inibitahan naman sila hindi dumating, ayun na lang ginagawa nila. Ako, pinangangatawan ako noon. Ako, pinangangatawan ako yun. Si Marcos marunong sa ekonomiya. Lahat naman eh. Hindi naman ibig sabihin, hindi naman kailangan mag-aral ka ng, ibig sabihin, kailangan mo may diploma para masabi mo ekonomista ka o minalalaman ka. Ha? Ang pag marunong ka sa ekonomiya, kaya mo mag-business. Kaya mo patakbuhin ang business. Ganun yun. Ha? Ay, yung iba eh, naghahanap ng diploma. Akala ba nyo lahat ng diploma matatalino? Ay hindi ah, nagkakamali kayo ron. Maraming Pilipino walang diploma pero magagaling. Yan ang sinasabi ko. Kulang kayo sa ano eh, mga one-sided kayo at saka magaling, mapanghusga yung grupong yan. Talagang ganon. Katulad ng amo nila. O, speaking of husga, ayaw nilang tigilan yung SMNI. O yan, ang nangyari ngayon sa SMNI. Million-million na yung followers, supporters, subscriber. Eh di, sige, banatan pa nyo. Banatan para lalo silang napromote. O, kilalang-kilala na ngayon ang SMNI. Pinasikat nyo eh. Nilait-lait nyo. Hmm? Eh kasi wala na naman silang pupuntahan talaga kaya nanlalait na lang. Well, hindi, inuulit ko, wala na silang makitang issue para banata si Marcos at si Sara. Una-una, takot sila kay Sara. Kasi pag binanata mo si Sara, si Pangulong Duterte siguro makakalaban nyo. Diba? Kaya takot sila. Hindi nyo napansin? Yung mga opposition, hindi nila binabanatan si Sara. Takot siguro sa mga Duterte. Kay Marcos, nagsawa na dahil wala lang ang makitang issue. Eh. Kaya ang binabanatan nila, yung mga nagko-cover o nakikita na kung ano mga ginagawa ng mga Marcos. Di ba? Yun yun eh. Kita mo? Alam mo, itong isa tungkol sa panlalait, pinipilit ng iba dyan. Hindi naman si Moreno ang nagsabi na mayroon bang nanonood dyan sa SMNI, mayroon bang nagsusubscribe dyan, ah, hindi naman maliit na outlet dyan, mga ganon. Alam mo, napakababaw ng isip nyo talaga. Ang babaw nyo talaga. Hindi nyo alam ang politika. Pati yung mga followers at kung ano-ano. O, Sir Mike, hindi naman si Moreno ang nagsabi ng ganon. Totoo. Sabihin natin, hindi niya siya nagsabi. Pero sino ba si Banayo? Ano ba ang trabaho ni Banayo? Campaign manager. Ano ba ang trabaho ng campaign manager? Di ba? Ikaw ang maggagawa ng paraan kung paano mo pagandahin ang imahe ng iyong kandidato. Ikaw ang gagawa ng lahat ng strategy kung paano malapit sa tao, paano mahalin ng taong bayan, paano maging maginoong iyong kandidato. Parang produkto yan. Ikaw magpupromote ng produkto mo, yung iyong kandidato. O, anong ginawa ni Lito? Nanlalait. O, ay di ang sipa nun sa kanyang kandidato. Hindi man si Moreno nagsalita, ang tatamaan talaga ay si Moreno. Kasi yun ang kandidato, hindi naman si... Natatawa lang talaga. O, babaw talaga ng isip ng mga tao eh. Noong mga nagsasabing gano'n. Talaga naman, hindi naman kandidato si Lito Banayo. Eh, pero siya ngayon campaign manager eh. Automatic yan, ang gagawin ng campaign manager, pag pumalpak yan, tatamaan si Moreno. Pag maganda ang kanyang ginawa, makikinabang si Moreno. Ganun po yun eh. Kasi si Moreno ang ipinopromote eh. Eh, meron nga GCAS vlogger dyan na sigaw eh. Parang askal, yung nakawala sa kural, nakawala sa bahay, natahulan-tahul, wala naman tinatahulan. Di ba ganun yung mga askal? Sabi niya, Banayo, 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 Banayo. Oo nga, Banayo. Eh, sino ba si Banayo? Kasi hindi mo alam ang trabaho ng general manager. Kasi pag ikaw, nabigyan ng pakimkim, hindi ka naghahanap ng istoryang totoo, nabulag ka na, tabig ka na sa pakimkim siguro. Yan ang mahirap sa mga nabubuhay sa pakimkim. Ha? Inuulit ko. Ang trabaho ng campaign manager, mag-promote sa magandang imahe sa kanyang kandidato.
Lahat ng kabutihan gagawin mo. Huwag kang gagawa ng mali kahit nakatiting. Kasi ang lahat ng gagawin mo ay ang kandidato ang magdadala nun. Pag magandang ginagawa mo, pinagugwapo mo, gwapo yung kandidato. Pero pag palpak ka, automatic palpak din yung kandidato mo. Ganun po sa politika.